Napag-usapan natin ang patungkol sa pagtitiwala nitong si Rimuru sa mga subordinates niya na magagawa nitong mga ito na ma-defend ang kanilang labyrinth maging sa isang enemy na kasing lakas nitong si Zilenius. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa may description. So umalis na nga itong sila Rimuru at Gay Crimson dito. Naiwan dito ang mga subordinates nitong si Rimuru. Nagsalita itong si Diablo na ito daw ang first time na naramdaman niya na napaka-impotent niya. First time siyang wala magawa sa kanilang situation. Nag-reply naman dito itong si Benimaru na pati daw siya ay ganun din ang nararamdaman sa ngayon kasi sinabihan daw siya nitong si Rimuru-sama na meron siyang importante na role na kailangang gampanan sa may gera na ito. At yun ay ang pagbibigay ng mga commands. Mas masaya daw sana kung isinama na lang siya nitong si Rimuru-sama bilang isang escort. Pero okay lang rin naman daw. Susunod pa rin daw siya kay Rimuru-sama. Maging itong si Benimaru pala ay gusto rin sumama kay Rimuru pero hindi siya openly na nag-express ng kanyang gusto mangyari na katulad nitong si Diablo. Kasi kahit gusto nitong si Benimaru na sumama nga sa kanya ay naniwala itong si Benimaru na alam ni Rimuru ang ginagawa niya at itong decision na ito ang pinaka the best. Pero para kay Benimaru ay mas importante daw itong si Rimuru-sama para sa kanya compared sa lahat ng mga kaibigan niya. Kahit na itong mga ito daw ay pinagsama-sama. Kung baga ay mas gusto nitong si Benimaru na i-abandon ang lahat ng mga ito para lang samahan itong si Rimuru. Pero again ay mas pinili ni Benimaru na sumunod sa ibinigay sa kanya na order. At ayaw din kasi ipakita nitong si Benimaru sa mga naandito na siya mismo ay gustong sumuway sa may order ng kanilang lord na si Rimuru. Gusto niya maging good example sa lahat ng mga nakakakita. Kaya nung nagsalita itong si Benimaru ngayon ay napakalma itong si Diablo. Na-realize nitong si Diablo kung gaano ka-loyal itong si Benimaru at kung paano nito ipinaprioritize ang wishes nitong si Lord Rimuru. Sabi nitong si Diablo ay kung yun daw ang kagustuhan nitong si Rimuru-sama ay yun na din daw ang gagawin niya. Wala daw siyang choice kung hindi ang mag-comply. Medyo nakakahiya nga lang daw kanina kasi hindi niya daw nagawa na pigilan ang kanyang sarili. Kaya na-bring up niya yun kay Rimuru-sama. Then nag-reply itong si Benimaru na naiintindihan niya rin daw ang dahilan kung bakit hindi isinama nitong si Rimuru-sama itong si Diablo. Kasi nga daw eh hindi lang daw sila Feldway, Jahil at Demon Lord Dagrowel ang malalakas na kalaban na kailangan nilang i-deal with. Marami pa daw mga malalakas na mga opponent na kailangan nilang i-take into consideration. At yung mga malalakas nga na opponent na yon eh pwedeng umatake sa kahit nasaang location na hindi na ngayon kayang puntahan itong si Lord Rimuru. Kaya kailangan daw talaga nila ng mga malalakas rin ng mga individual na naka-standby lang para ready na maging reinforcement. Para in case na gumalaw na nga yung mga malalakas na kalaban na yon, ay meron din silang malakas na pwede maitapat sa mga malalakas na ito. Kaya daw siguro naisip nitong si Lord Rimuru na iwanan na dito itong si Diablo. Nakita nitong si Benimaru kung ano ba ang plano nitong si Rimuru kasi matagal na rin naman sila na magkakilala. Then nagsalita itong si Zishon. Sabi niya, eh wala naman daw magagawa kung malulungkot pa sila. Ang tanging bagay lang daw na pwede nilang gawin ngayon ay ang i-fulfill ang mga task na ibinigay sa kanila nitong si Rimuru-sama. Naiintindihan rin nitong si Zishon ang importance nitong labyrinth nila na ito. Kaya ayaw niya magkaroon ng takot ang kanyang mga kasama sa pagde-defend na gagawin nila dito. After magsalita nitong si Zishon, bumalik na siya sa kanyang floor station kasama ng kanyang mga kagrupo. Nung nakita ito nitong si Benimaru, nagsalita siya. Ngumiti itong si Benimaru at sabi niya, tama daw itong si Zishon. Ang bawat isa daw sa kanila mag-prepare na ngayon para sa kanilang mga missions. After that, nag-alisa na itong mga naandito. Kanya-kanya na sila sa mga ginagawa nilang trabaho. Naging kalmado na uli itong mga nasa labyrinth. Pero unfortunately, nagpanik na naman sila dahil sa may balita na dala nitong si Sowei. Sabi ni Sowei, meron daw silang kinakaharap na isang serious situation. Maging itong si Sowei, nagpapanik. Kaya pinakalma siya nitong si Benimaru. Then sabi ni Sowei, iniimbestigahan niya daw kasi ang mga movements nitong sila Dagrowel at ang mga subordinates nga nito. Yun daw ang order sa kanya nitong si Rimuru-sama. Tapos idinescribe nitong si Sowei ang kanya nakuha ng mga information. Dinescribe niya ito in a very detailed manner. Sabi ni Sowei, within the Holy Void of Thermagenia daw, mayroong isang place of refuge. Isa daw itong underground city na nasa ilalim ng desert. Sira na daw ang capital ng Thermagenia at ang mga citizens daw nito ay nakatago na dito. Isa daw itong living space na sumusuporta sa may tens of thousands of people na andito daw ang mga kabataan at ang mga kababaihan ng mga titans. Mukhang normal daw ang pamumuhay nitong mga ito
sa kanilang refuge. Nakita nitong si Zoe na hindi daw affected ng pagbabago ni Dagrowel itong mga nandito. Kaya nung napansin niya daw yon, pumasok daw siya sa may refuge para mag-gather ng mga info. Konti na lang daw ang mga natitira ng mga soldiers dito at hindi alam nitong mga ito na nagbetray itong si Dagrowel. Kaya kahit nakalaban na nga ang mga Titans ngayon, iniconsider pa rin itong si Zoe na messenger from an allied nation. After daw makinig nitong si Zoe sa mga information na ibinigay nga nitong mga ito, nalaman niya daw ang dahilan ng betrayal ni Dagrowel. Itong si Dagrowel daw at ang kanyang dalawang kapatid pala iisang Titan lang dati. Ito daw ay considered as the evil god. After daw nitong matalo ni Veldanava, nakilala nito si Queen Kisara at naging isang kalmado na itong tao. Pero unfortunately, namatay nga daw itong si Queen Kisara. Kaya ngayon, na unsealed na itong kapatid nitong si Dagrowel na si Fen, kailangan daw nila maganda sa resurrection ng evil god. Kasi once again, babalik daw ang form nito dati na kinatatakutan ng napakaraming mga tao. Nagtanong naman itong si Benimaru kung gaano daw bakalakas itong evil god na ito. At itong si Ramirez ang sumagot sa may tanong niya. Sabi ni Ramirez, napakalakas daw nito. Pero mas malakas pa rin daw siya dito dati. Sa tingin niya daw, kasing lakas ito dati nitong si Master Veldora. Pero huwag daw sila magalala. Kasi syempre, ngayon daw, mas malakas na itong master niya. At dito na nalaman itong mga naan dito na ang threat na pala nitong si Dagrowel ngayon equivalent to the true dragons. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.